laging mapayapa sa pangkalahatan ang first day ng pasok sa bansa ayon sa PNP. Yan ay sa kabila ng ilang aberya at kilos protesta. Narito ang ating balitang A to Z. Hindi pinalagpas ng grupo ng mga guro at estudyante ang unang araw ng pagbubukas ng klase para iparating ang kanilang mga hinaing ukol sa sektor. Bago pumasok, nagkilos protesta muna ang mga grupo sa Mendiola, Maynila. Siksikan ang classroom at overload ang mga teachers at marami sa ating mga public school ay hindi pa rin makakapag-full face-to-face classes. No? Gusto namin ipakita yung tunay na kalagayan ng ating mga kakaharapin, ng ating mga teachers ngayong araw na ito. Bukod sa kakulangan sa classroom at kaguruan, kinwe-question nila ang utos ng Department of Education na tanggalin ang mga dekorasyon, kabilang ang learning materials sa loob ng mga silid-aralan. Marami doon sa mga kailangan sa eskwela ay hinugot sa bulsa ng ating mga teachers upang maging handa yung klase ngayong araw na ito. Magkaroon na dagdag ng budget sa mga esensyal na pangangailangan sa edukasyon tulad ng pagdadagdag ng classroom, pagdadagdag ng mga teaching and non-teaching personnel. Sa Rizal High School sa Pasig City naman, naging problema ang dagdag na 500 estudyante sa senior high school. Yung capacity na po ng Rizal High School ay nag-expand na kami. Yung 558 na increase po namin sa ating senior high school department ay sobrang dami na po noon. Sabi ko nga, sa aming mga minamahal na magulang, hindi po tayo makaka-assure po ng quality education kung masyado pong crowded ang ating classroom. Bagamat may puwang paraw para sa kanilang junior high school, hindi na nila kakayanin tanggapin ang ibang humahabol na enrollees sa senior high. Binibigyan po namin sila ng referral. Tinatawag po muna namin doon sa nearby senior high school namin, yung public senior high school namin, bago po sila paalisin sa ating Rizal High School. Para pag pumunta naman sila doon sa school, sa public school na pag-i-enrollan nila, kahit papano matatanggap sila. Samantala, personal namang pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang inaugurasyon ng bagong classroom building ng Kaluwangan 1 Primary School sa Asturias, Cebu. Isa ito sa 15 last mile schools sa Visayas na pinasinayaan ng mga bagong classrooms ngayong bagong school year. Sa huli, sa kabila ng mga naging aberya at protesta, ayon sa pambansang pulisya, naging mapayapa naman sa kabuuan ang unang araw ng pasukan.